the information of the honorable members of the committee, present then in Zoom si Mr. Ney Atadero, the caretaker of the WPD Lending Office, at saka si Sergeant Rodolfo Mayo. So if you have any questions, you can propound questions later sa kanila. But before that, puntahan ko muna si Colonel Ibanez. Nakapag-oath na si Colonel Ibanez, no? Sige, can you please administer the oath? Please kindly stand and raise your right hand. I state your name. I am Nicholas Stephen Colonel Ibanez. Promise to tell the truth. Promise to tell the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. Nothing but the truth. So help me God. Help me God. Okay. Thank you, Comsec. Colonel Ibanez, itong operation na nangyari sa Bambang, where Sergeant Mayo was apprehended, ito ay operation ng SOU-4A. Yes, Your Honor. So, 4A, yan ba ay Region 4A? Yes, Your Honor. And your rank, can you cite your personal circumstances muna? I'm Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez. I'm formerly the OIC Chief of PDIC SOU NCR. I'm now assigned at HSS Pangkrami. So during the time of during October 8, 2022, ikaw ba yung NCR SOU Chief? Yes, Your Honor. Okay. So, but now, after the incident that happened in October 8, you were relieved from your post, tama? I was relieved October 10, Your Honor. October? October 10, Your Honor, 2022. When the incident happened in October 8, no, na mayroong operation si Susongko, Colonel Lonan, nung nangyari yon, paano mo nalaman na naaresto si Sergeant Mayo? I was informed by no less than the Director of PDIC, Your Honor. Na may nahuli akong tao doon sa Manila. So si General Domingo, in-inform ka, yes, Your Honor, na SOU Chief ng NCR na merong operation yung SOU-4A na kung saan nahuli yung tao mo. Yes, Your Honor. Okay. So anong pangalan ng tao mong nahuli? Si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, Your Honor. Okay. Would you recall or can you recall kung anong oras mo siya, anong oras mo nalaman na nahuli siya? At around 1 o'clock, Your Honor, na-receive ko yung call from my director, Police General Domingo. 1 o'clock of October 8? Yes, Your Honor. You were already informed? Yes, Your Honor. By no less than General Domingo? Yes, Your Honor. Okay. Alam mo rin ba, no, Colonel Ibanez, na yung WPD Lending Company is owned by Sergeant Mayo? No, Your Honor. I have no idea about the lending of Sergeant Mayo. Okay. Sa records that we were furnished, mukhang matagal na kayong magkasama ni Sergeant Mayo. Tama ba yun? Yes, Your Honor. He was my... tao ko siya during nandun ako sa Maynila. So, ilang years na kayong magkasama ni Sergeant Mayo? Nung na-assign ako ng Maynila, Your Honor, way back 2003. Then, 2009, Your Honor. 2010. So simula 2003 hanggang 2010? No, Your Honor. Nung na-assign ako sa Maynila, naging tao ko siya sa nung around 2004, Your Honor. Hindi ko lang sure yung exact date, pero nung umalis ako ng Maynila is 2010. So more or less mga ilang taon na kayo magkasama ni Sergeant Mayo?
Mga around six years. 6 years lang? Yes, sir. So, more or less 6 years. Okay. So, to the best of your knowledge, Colonel, no? Paano, meron ka bang idea kung paano nagkaroon ng one ton of shabu si Sergeant Mayo? To the best of your knowledge lang. Sa personal kwan ko, Your Honor, sinabi ko na doon sa previous hearing na wala akong personal knowledge. But, siguro, ang makakapagsagot lang talaga dyan is si Sergeant Mayo. Since, ang sabi ko nga is, it's normal na pag-iisipan ako. Pero, personally, wala po ako idea, Your Honor, kung ano yung story behind. Okay, nung naaresto si Sergeant Mayo, anong araw, anong petsa nga ulit yun? Naaresto siya? October 8. Nang anong oras? As per doon sa telephone call sa akin, is October 8, 1 p.m., around 1 p.m. 1 p.m. Mga 1 p.m. October 8, no? At you were informed, kaya pumunta ka doon sa WPD. Hindi po ako nag-usang pumunta doon, Your Honor. I was instructed to... Who instructed you to go to the WPD? Hindi mo naman operation yun. I was instructed by my former director, Your Honor, Domingo. Can you state for the record, sino nag-instruct siya pumunta doon? Si General Domingo, Your Honor. Okay. So, pinapunta ka ni General Domingo doon sa WPD para ano? Nandun sa pidabit ko, Your Honor, na sinabi ko kay Sir Domingo, may, kasi yung respeto ko sa kanya is na ko talaga. Sinabi ko sa kanya na parang sira ako sa iyo, sir. Since na tao ko yan at kahit anong sabihin ko, pwedeng alam niya, sir, na kwan. Kaya ang feeling ko doon is gusto kong dumistansya. Pero since na binigyan niya ako ng pagkakataon na pumunta doon. At siyempre, ang kwan ko is, why not punta ako doon sa area para naman sa nag-comply ako ng order na kwan. At least, makita ko ano talaga nangyari. Pagdating mo doon, Colonel, sa WPD, mga anong oras ka nakarating doon? Nung nalaman ko po ng alauna, nakapunta ako at around 4 p.m. na po, Your Honor. Mga on or before, on or before 3 p.m. Ate po, 4 p.m. po. On or before 4 p.m. Okay. Nung dumating ka doon, nasan si Sergeant Mayo? Hindi ko po siya nakita personally, eh. Pero nakita ko yung sasakyan niya na nandun sa harap ng WPD nila. Pero hindi mo ba tinanong si Colonel Olonan kung nasan yung naaresto niyong Sergeant Mayo? Actually, Your Honor, hindi ko pinapakialaman kung saan, hindi ko nagtatanong kasi nasabi na nila sa akin na nahuli nga si Sergeant Mayo. Pero hindi ko alam kung saan, kung kasi hindi ko siya nakita personally. Pero pagkaintindi ko, nandun siya sa loob ng sasakyan. So pagkakaintindi mo, nandun siya sa loob, pero hindi mo siya nakita? Yes, Your Honor. Okay. Simula nung alas on or before 3 p.m., nandun ka na sa WPD landing office. 4 p.m. po. On or before 4 p.m. nandun ka na. At umalis ka doon sa building. Anong oras ka umalis doon? Umalis ako po. Nasa around 8 p.m. So mga 5 oras, 4 na oras ka nandun. Mga ganun po siguro. Yun. So during the time that you were there, anong nangyayari sa loob ng building? Nintay nung around 4 p.m. Nintay namin si nandun kami sa labas si Guerrero Lunan at saka yung ibang officers. Nintay namin si Gerard Domingo kasi papunta na siya. So doon kayo sa labas naghihintay sa kanya, but you don't know what's going on inside the building habang naghihintay kayo sa labas. No, actually, briefly, Your Honor, nung dumating ako, pumasok kami saglit, din lumabas kami doon sa labas habang nintay namin si Gerard Domingo. Pagpasok mo saglit doon sa loob, ano nakita mo, ano, Colonel? Nakita ko nandun na si ni Ate Dero, as yun doon sa mga news na kwan,
Tapos nakita ko yung maraming operatiba na sa loob. Nag-iimbentaryo ba sila nung dumating ka? Wala pa pong base po sa pagkaalam ko. Hindi pwedeng mag-inventaryo kung wala yung insinuating witnesses. Okay. So wala pa po. Tama. So ang ibig sabihin, nung nalaman mo na 1 PM, we were already informed na naaresto si Sergeant Mayo. At pagdating mo doon sa WPD, alam mo na nandun yung sasakyan ni Sergeant Mayo. At alam mo rin sa iyong isipan na nasa loob si Sergeant Mayo habang nasa loob ng WPD, nag-iimbentaryo at pinipresenta na suspect si Atadero. Yung bang, tama ba yung pagkakaintindi ko? Wala pa pong inventaryo nung nandun po ako. Okay. So, si Mayo ang suspect na naaresto, correct? Yun po ang tinawag sa akin na nahuli po siya, Your Honor. So, why wasn't he inside? Kasama ng mga ebidensya. Kasi dapat dinodocument yun eh. Diba? SOP yun eh. Diba? Kung saan yung arrest, dapat dinodocument yung mga ebidensya, iniinventaryo, na may kasama mga witnesses. Isang taga-media, isang taga-barangay, at isang taga-National Prosecution Service. At kasama ang mga operatiba. Diba? Ngayon, the whole time, hanggang umalis ka ng alas 8, ang pinisintang suspect na naaresto doon ay si Atadero. Tama? Yes, Your Honor. Hindi ka ba nagtaka, Colonel? Bakit wala dito si Mayo? Bakit si Atadero lang? Actually, Your Honor, hindi ako nagtaka since na alam ko yung kung ano yung nangyayari noon sa akin. Since nandun ako sa opisina, nandun ako sa kanunang pag-usap na kami, it was yung parang nag-uusap-usap kami, brainstorming kung ano talaga dapat yung mangyari. So, in fairness naman sa... Nag-uusap-usap kayo para... Kung ano dapat ma-file na case. Kasi nga, pero hindi ba dapat, Colonel, na inaresto nyo eh? Hindi po ako nag-aresto, Your Honor. Hindi, inaresto na eh. Hindi ba? Eh, dahil nandun kayo, nag-usap-usap ka mo kayo, bakit nyo pa pinag-uusapan kung ano ipapile na case? Your Honor, based sa observation ko, personal observation ko, at saka nandun naman din yung sinabi ni Carrera Luna na nag-conduct sila ng tactical interrogation kay Mayo. Tapos inside the car. Hindi ko po nakita, Your Honor, at nung dumating ako, hindi ko naman talaga nakita si Sergeant Mayo until now. So, yung based sa observation ko, doon sa na-come up na idea na magkaroon ng follow-up operation, doon base doon sa yun ang pinag-uusapan nyo. Base sa tactical interrogation na ginawa ni kinandak nila. So ako, ang papel ko lang doon is bilang pinapunta, nandun ako. Tsaka nung sinabi sa akin na ready ba yung anong status ng Dragon, sabi ko ready kami. Yun lang naman, Sir, Your Honor, yung papel ko. So in other words, dahil alam mo naman na si Mayo ay arestado na. In-inform ka na, no? Alauna pa lang eh, di ba? So, nag-usap-usap kayo doon. Sino mga kasama mo na nag-usap-usap? Si General Lonan? Yes, General Domingo. General Domingo. Colonel Gonzales. It was agreed na mag-proceed doon sa supposed to be follow-up operations. Base yun doon sa tactical interrogation. Kaya narinig ko kanina kay Sir Domingo na ay kay General Lonan na sinuportahan ko yung statement ni Sergeant Mayo. Nung tanong ako, kasi hindi naman ako kasama doon sa tactical interrogation, nung tinanong ako kung anong ready kami sa ISO-UNCR. Pero, siyempre, kung si Mayo ang nag-divulge, siya yung dapat kasama doon sa operation. At
pagkakalam ko, eh siyempre, hindi naman ako kwandon. Sila yung ground commander, sila yung what? Sa kanila yung say kung ituloy ba o hindi. So, in other words, parang pinag-usapan nyo na because as a result of the tactical interrogation na ginawa nyo kay Mayo, nakita nyo yung necessity na magkaroon ng follow-up operation. Kasi meron siyang information na binigay sa inyo, kaya hindi nyo, hindi ka nagtaka, Colonel, kung bakit wala doon si Mayo sa loob ng WPD Lending Office. Based na siguro yun po sa revelation niya. Kaya saan sa? Baka based siguro sa revelation niya, kaya siguro siya na nandun lang sa sakyan. Tapos, Your Honor, during the brainstorming naman, it was agreed as proposed by the Grand Commander na i-set aside yung bypass operation. Seems na wala naman talagang supposed to be bypass operation. Makikita naman sa senaryo, makikita naman sa lukuan. It's hard to prove na may bypass operation kasi may requirements tayo sa bypass operation. And the best way is to, it was na-propose ng Grand Commander is nung file nung direct filing nung constructive custody nung illegal drugs doon kay Sergeant Mayo. Kung ako, kung personally, yun ang the best way para yun, sa tingin ko sir, yun ang tama. Hindi po siya bypass operation. Sino nag-interrogate kay Sergeant Mayo at saan siya in-interrogate? Ikaw ba yan, Susongko? No, Your Honor. Okay. Sino ang nag-interrogate? Sabi mo, may tactical interrogation eh. And as a result of that, Your Honor, nagkaroon kayo ng follow-up operation. Hindi po ako ang... It was confirmed naman doon sa press release nila Colonel Olona na... Libre ho, bay? May Colonel Olona na nag-conduct sila ng TI, tactical interrogation. So, ang nag-conduct ng tactical interrogation, si Colonel Olona. Hindi ko po alam kung siya ba talaga, basta sinabi niya na may kinandak silang tactical interrogation. Sino nagsabi sa'yo na may kinandak sila? Nakita ko po sa press release nila na yun ang ginawa nila. Colonel, meron ka bang ginawang tactical interrogation kay Sergeant Mayo? Your Honor, ganito kasi. Galing ako ng Cavite, around 1:30 p.m., umawag sa akin si Colonel Ibanez. Sabi niya, Bok, pupunta ako ng Tondo, Manila, kakausapin ko si Mayo kasi nakakoplan niyang trabaho na yan and mayroon pang kasunod na trabaho yan sa Pasig City. So, the first time na nakausap ko si Mayo to confirm the information doon sa Montero. Yun ang first time na kinonfirm ko yung report na Ibanez, kinausap ko si Mayo para i-confirm yung sinasabi sa akin ni Colonel Ibanez. Kinausap mo saan, Colonel? Sa Montero. Sa loob ng auto, yung yes, Montero, yung kulay silver. Yes, Your Honor. Doon ka nag-interrogate. Yes, Your Honor. So, what was yun? Around mga 7 past 7 na, Your Honor. So kinonfirm niya po, Your Honor, yung passing. That's why we agreed to have that's part of operational maneuver na magkaroon kami ng strategy to proceed sa passing. Parang hirap. Ganun ho ba? May I ask the opinion of Congressman Acop because he's a seasoned interrogator and investigator. Fearless. Yung kanilang tactical interrogation ba, standard procedure ba yung Mr. Chair, if we follow the protocol, then it should be in an office, not inside the car. Mm-hmm. Di po ba? You can ask all the PNP officers present here, can you conduct an official tactical interrogation inside the car? With only the two of you present? May I ask the PNP members, can you? What protocol is that?
Sir, when we say tactical interrogation, it should be conducted in an official place like the office. But as operative, sir, normal talaga namin kinakausap yung mga arrested individual. So whether it is tactical interrogation or not, normal na nangyayari, sir, na kinakausap natin yung mga na-arrested on the scene. Misan ganun, sir. Oh, magpagtatanong, but not but within the phrase tactical interrogation. But if it is part of the tactical interrogation, it should be conducted dun na, sir, sa proper place in the unit, in the office unit. Oh, office, unit office. So, Mr. Chair, I do not know. Thank you for that information. So dapat pala ang tactical interrogation ay ginagawa sa opisina, you know, official place, no? At hindi sa sasakyan. Do you know that, Colonel Olonan? Yes, I know, Your Honor, but kinausap ko lang po si Mayo. It's not an official tactical interrogation because we are planning to proceed at the higher objective sa Pasig, you know? Okay. Kasi the reason why I said tactical interrogation, hindi ho galing sa akin yun. Galing ho kay Colonel Ibanez yun eh. Na sinabi niya na nag-conduct raw ng tactical interrogation kay Mayo. Kaya nga, 7:41, can we show the video please? At 7:41 p.m., you entered the car Sergeant Mayo. Ayan, no? 7:41 p.m., Colonel Olonan and Major Salmingo aboard the silver SUV where PSG Mayo was held there at. And then the next slide, 7:41 yan, ha? Yung next slide, 7:42, bumaba si Salmingo. Next slide, 7:45, the operatives were seen. Tinatanggal yung posas ni Mayo. Nandoon ka sa loob, Colonel. Di ba? Nakita mo, tinatanggal ng mga PDEG operatives yung posas eh. But, Your Honor, but when I talked to Sergeant Mayo, nakahandcuff po siya, Your Honor. Okay, nung kinausap mo siya, no? Okay, sige, next slide. Okay. 7:50, the silver SUV where Mayo is left the premises with Major Salmingo. So, nakita doon kanina at an earlier picture na tinanggalan siya ng posas. At nandun ka sa loob ng sasakyan habang tinatanggalan siya ng posas, Colonel. Correct? Yes, Your Honor. Nandang. So, upon whose orders na tanggalin yung posas na yun? Your Honor, hindi ko alam kung sino nag-utos, but yung usapan kasi doon, SOUACR na mag-lead, considering na sila yung may hawak ng Intel packet going to Pasig, iniwan na namin sa, pinagkatiwala na namin si Sergeant Mayo sa team ni Colonel Ibanez. Pagdating doon sa posas, hindi ko po alam kung sino yung nag-order, sino yung nagtanggal, Your Honor. But nung kinausap ko siya sa loob, Your Honor, nakaposas po siya. Okay, protocol ba yun? Ay kayo nakahuli, papasa nyo sa ibang unit? Kasi SOU-4A kayo. Kayo ang may operation. Kayo ang nakahuli. Kayo ang naka-aresto. Tapos, now you're telling us, this committee, na pinasa mo kay Colonel Ibanez. Pero bago mo ipinasa yun, ang tanong ko, no nasa loob ka ng sasakyan, nakita mo nakaposas pa si Mayo. Yes, Sir Ono. And 5 minutes later, nakita mo na tinatanggal in your presence within inside that vehicle. Nakita mo tinatanggal yung ano. Sino nag-order? Ikaw ba nag-order na tanggalin yung posas? No, Your Honor, kasi sino? Hindi ko rin po alam kung sino, Your Honor, kasi nga Colonel, okay. So hindi mo alam kung sino nag-order? Yes, Your Honor. Pero hindi ka ba nagtaka bakit tinatanggalan siya ng posas? Ang inassume ko lang po, Your Honor, since isasama si Sergeant Mayo sa operation, ang SOUACR na yung nag-call no, natanggalan ng posas kasi isasama nga siya sa follow-up operation, Your Honor. Okay.
Sige. SOU NCR si Colonel Ibanez, di ba? Yes, sir, Honor. Oh, ikaw ba nagsabi tanggalan siya ng posas? Actually, Your Honor, makita niyo sa CCTV, wala po ako diyan. Oh. Hindi po ako. Tama naman, wala. Tama nga naman, wala ka doon. Pero ang tanong nga, sino nag-order na tanggalin ang posas ni Mayo? Kasi you're the highest officer na sa loob ng sasakyan, I suppose. Kasi yung isa, major eh. Ikaw, Colonel, you're a higher ranking officer doon sa loob ng kotse, di ba? Yes, yes. At nung tinatanggal yun, hindi ka ba nagtaka? Hindi ka ba nag-question? Bakit yung tinatanggalan ng boses yan? Eh, arestado natin yan. Actually, Your Honor, hindi ko napansin yung actual na pagtanggal kasi nasa loob ako, pababa na rin ako ng vehicle after ko siyang makausap. So hindi ko po nalaman na tinanggalan ng posas. Inassume ko na lang nung makita ko, kasi turn over na sa NCR to conduct follow-up operation, inassume ko na lang dahil isasama si Sergeant Mayo sa operation. So tinanggalan nila ng posas kasi kasama talaga siya as informant na going to Pasig, Your Honor. Yun nga eh. So hindi mo alam sino nag-order. Inassume mo lang na kasi tactic, ano siya, gagawin siyang parang operatiba doon sa ano. Alam mo ba that what happened in Pasig was just a mere serving of a warrant of arrest against a certain Juden Francisco? Alam mo yon? But that's not the object that they are telling us with the director na mayroong malaking bodega, Your Honor. Na-cancel lang po iyon because of the instruction of the GPN. Okay, thank you. Sino po nag-inform sa inyo, Director, na merong bodega na i-raid? It is Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. So, binigyan niya kayo ng rason para magamit ng PNP yung operation si Mayo. Sabi yes, niya, yes, pangako niya, pakawala natin si Mayo kasi gagamitin natin, may huhulihin tayong bodega ng shabu. Tama po ba yan? Ang sinabi lang po is may makukuha tayong bodega ng shabu, isang warehouse, mas malaki pa dito sa nakuha na natin pag ginamit natin si Sergeant Mayo. Yun. Si Sergeant Mayo po ang magturo. Okay. Your Honor. Salamat, General. Mr. Chair, may... Yes, sir. You yes, Congressman ako. General Domingo, did it dawn on you? Na parang pinaglulokohan ka lang nung dalawa? Negative po, Your Honor. I, at that particular time, I believe that there is indeed another warehouse of Shabu. Because, kasi nga, tinuro ni nilaglag ni Gonzales si Mayo na bata ni Ibanez na sa isip-isip ko, gusto na ito say, nilaglag ni Gonzales si Mayo na bata ni Ibanez. What do you mean by that? Ang ibig ko mo sabihin ay si Gonzales po ang nagturo kay Sergeant Mayo kung nasaan na, siya. Na merong tinatagong droga si illegal drug si Mayo. Police Sergeant Mayo? Yes, Your Honor. Okay. So, ano ang naisip mo nung naisip mo yun na naglalaglagan na sila? In other words, si Colonel Ibanez nilaglag din niya yung warehouse ni Colonel Gonzales. Yun po ang basa ko at that time, Your Honor. Gustong gumanti ni Colonel Ibanez. Ituro na rin itong budiga ni Gonzales. Pero walang nakuha doon, kundi firearms. Kinlear ko po, sir, sa former CPNP. Nagbigay din ng clearance ng CPNP. Kaya lang after 1 hour, nakaalis na sila Mayo at saka si Ibanez. Biglang pinakancel ng former CPNP yung clearance. Because pakapatayin daw si Mayo ni Ibanez. Because he received a call from the former director of PDEA na dapat si Mayo hindi gagamitin, dapat nga makasuhan. Tama? I'm not private to that conversation, Your Honor. Yes. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Akop. Colonel Ibanez. Yes, Your Honor. Sabi mo kanina na nag-usap-usap, nag-tactical interrogation, at sinabi mo na sabi ni Colonel Olonan na
mag-operate na gagamitin si Sergeant Mayo. Tama ba yung pagkaka-recall ko? Actually, Your Honor, yun po yung response, hindi tactical interrogation yung ginawa nila. Yun kasi ang word na binanggit doon sa press con. Ang kung word na tama kasi doon, kung hindi niya nabanggit, is interview. Yun yung result ng interview nila kay Sergeant Mayo. Yung sa akin naman, nag-agree na ako, sa Your Honor, nung sinasabi nilang follow-up operation. Kasi may hawak kaming intelligence report. Since na kami ang nagtrabaho for how many months, dun sa tatrabahoin, may hawak kami na may hawak talaga si allegedly, si Julian Francisco, na may hawak siyang mga 700 kilos. May hawak kami yung report, Your Honor. Kaya nag-agree ako dun sa... Pero yung sinasabing ini-insist ko, sabi ko lang na pwede. Kasi nga may intelligence report. Alam naman ng director namin sa PDIG yun. So in other words, yung idea na gamitin si Mayo ay galing sa iyo. Based po doon sa result ng Your Honor, based po doon sa result ng usapan, napag-agree na sila naman ang nag-guwanda. Na is it aside yung theory o yung scenario na may bypass operation kay Sergeant Mayo? At sino nagsabi iset aside yung bypass operation? Nandun po sa, yun po ang napag-usapan namin doon with the drone ground commander, na kasi nga, wala na po kasi ang most talaga na magiging kaso ni Sergeant Mayo is yung constructive position. Ang in fairness naman kay Jair Domingo, kinakulunan, wala po talaga kaming pinag-usapan na i-absorb si Mayo doon sa kaso niya. Mm-hmm. Ang intention lang is to conduct parang follow-up operation. Kasi kung totoo naman talaga na meron, sayang din po naman yung... Saka kung ang usapan is direct filing o regular filing, hindi po for inquest si Sergeant Mayo doon. Kakasuhan po siya. Mm-hmm. So... Colonel, kasi talagang kakasuhan dahil nahulihan eh, di ba? Naaresto eh. Ang problema kasi, yung naglalaro sa isipan ng marami na parang pilit na tinatago o pinagtatakpan, at iba yung dinedeklarang nangyaring senaryo sa katotohanan. Di ba? Yun ang naglalaro sa isipan ng marami. In fact, I'll tell you honestly, ganun din yung naglalaro sa isipan ko. Kasi ikaw mismo, nanggaling sa'yo, nanggaling kay Colonel Olonan, nanggaling kay General Domingo, na naaresto siya ng October 8 ng alauna ng hapon. Paliwa sa sinasabi ni Susongko na alas 4 raw pumasok sila sa WPD landing, at hindi si Mayong hinuli, kundi yung atadero daw. So ito may klaro, yun pa lang eh. Would more or less be enough basis para sa kasama namin dito. Ako, lalong-lalo na ako, hindi ho ako eksperto dyan, pero naglalaro sa isipan ko na mayroong pagtatakip. Either nagsisinungaling si Susongko o kayo mga opisyal ang nagsisinungaling at siya lang ang tama. Kaya mo, magkakaroon ka ng pagkakataon mamaya, Susongko. Oh. So, yung punto na yun, Colonel Imanez, na... Ikaw pala ang naging basihan eh, na meron kang nirekomenda na trabaho na mas malaki, isang bodega, kaya kailangan magamit si Sergeant Mayo. Pinakawalan. At 7:48 PM, pinakawalan si Mayo. Umalis. At apparently, ang purpose ay mag-follow up sa Pasig. Pero ang ginawa niyong operation sa Pasig, hindi naman kayo nang huli ng bodega eh. Nag-serve lang kayo ng warrant of arrest sa isang certain Juden Francisco. Wala naman kayo nakuhang drugs eh. Asan yung pinangako mo doon na isang bodega? Actually, Your Honor, nag-agree lang ako doon sa sinabi na kung ready kami mag-conduct ng operation. Di ko sinabi na ang base lang doon sa intelligence report, sabi ko, posible. So, nag-agree ako na
mag-conduct ang Isuyo NCR nung what? Kasi naka-ready actually that day. Sige. Naka-ready talaga ang Isuyo NCR para mag-implement yung... Ngayon, ito. Ikaw mismo sa report mo. Diba? October 9 of 2:30 a.m. Hinuli mo si ano si Sergeant Mayo. 2:30 a.m. of October 9. Eh kanina sinabi mo alauna pa lang ng October 8, nahuli mo na. Nahuli na nila eh. Hindi po ako naghuli kay Sergeant Mayo noong madaling araw. Okay. Isuyo po rin po. Oh, yeah, sorry. Meron ka kasing report. In fact, nagre-recommenda ka pa ng medalya ng kagalingan for the arrest of Juden Francisco by Sergeant Mayo. At si Sergeant Mayo, yung arresting officer, siya pa nga yung nagbasa ng Miranda rights ng Juden. Yes, Your Honor. Let me explain, Your Honor, yung after operation report. After operation report, Your Honor, is dated October 13. Na-relieve na po ako noong October 10. So wala po akong authority na magbigay ng after operation na yon. Nagiging practice na lang yon na gagawin yung after operation na yon doon sa nung kusina yung natira doon sa Isuyo NCR para to comply yung requirements na kailangan within a few days nung conduct ng operation is mag-submit ng after operation using my e-signature without my clearance. Actually, Your Honor, ang without my clearance. Sandali, Colonel. Yung report na yon that you filed October 13 with your signature, hindi mo signature yon o hindi mo authorized e-signature yon? Yes, Your Honor. Since ang practice ko pagka after operation is kailangan detalyado. May mga news clippings, lahat na kompleto. So hindi, hindi po kanyan. Wala pong clearance sa akin yon since na relieved na po ko October 13. Ang purpose lang noon nung nag-submit noon is para ma-comply nila ang requirements ng after operation. Kasi ang nakakapagtaka diyan, no, October 13 there was a report signed by you recommending medalya ng kagalingan for Sergeant Mayo wherein based din sa reports ng ano nahuli na si Sergeant Mayo no October 9 eh. October 13, here you are, recommending for a medalya ng kagalingan. Parang, teka mo, medyo magulo na yung pwede. With your permission. Sinabi na po ni Sir Domingo kanina na hindi niya in-approve yung after operation. At saka, sabi ko nga din, since na yung after operation na yun, is walang good signal sa akin yun, si-relieve na po ako. Yung proper way ng paggawa ng after operation is detalyado. At saka hindi ko ugaling mag-submit ng after operation nang hindi ko personal signature. Never ako nag-submit ng after operation na e-signature ang gamit. Thank you, Your Honor. Mr. Chair, just to clarify, hindi in-approve ni General Domingo yung alleged dahil dininay mo na pinirmahan mo eh, yung alleged recommendation mo, simply because according to General Domingo in his statement a while ago, nagduda siya bakit kinocover upan mo lang yung bata mo na si Sergeant Mayo. Yun po yung statement na natatandaan ko na statement ni General Domingo. That is the reason why he did not sign it. Yes sir, in the first place, hindi po ako nagsubmit ng after operation. Kaya nga sinabi ko, alleged eh. Yes, sir. Yes, please, continue. Were you arrested in 2006 by PDEA? Never in my life, Your Honor. Never in your life? Yes, Your Honor. I was not among those arrested during that alleged. Actually, came from alleged PDEA report. Can you repeat your last statement? Alleged PDEA report, Your Honor. Since na personally, hindi ako nakatanggap ng PDEA report na yon. Na nakakita na po ako ng report na yon at in-alleged nga na nahuli po ako kasama ng ibang team na nahuli ng PDEA. Never po ako kasama doon, Your Honor. So yung PDEA report na yon ay hindi totoo. Fake.
Experience. Yes, ano, big news po yun. General Lasso, can you react to that? Your Honor, there is a mix-up in the communication signed by PDEA. I mean, mix-up because it was in 2006 that a certain Ray Dado was apprehended in Banaue, Quezon City by PDEA. And we're lucky to have the arresting officer here with us, Your Honor. Now, in 2014, based on our research through the open source, from the open source, it was CIDG who arrested Ray Dado and Ibanez in Pampanga. This was in 2014, Your Honor. So, CIDG, it was, can you confirm that? Your Honor, just like what the PDEA director told, sa open sources lang namin, and I cannot confirm that because I was not then CIDG director. 2004, I was then, I think, Lieutenant Colonel pa lang pa ako, sir. Oh, sir. May I ask PDEA and CIDG to submit an official report on this? Are you trying to tell me that you are coming up with official reports regarding the arrest of a certain PNP officer without any basis? What I am seeing is that I have no personal knowledge with this regarding the arrest, but we will submit the official report as of, sir, to your yes. officer. That's why I'm asking you, because you are the present CIDG chief and you can go over your records there. Yes, sir. Yes. Hindi ko alam kung bakit wala kayong initiative na gagawin yun. Oh. PDEA? Yes, Your Honor, we will submit it. Oh, kasi... it was signed by Wilkins. Merong report dito kasi. PDEA report. 20. Subject matter, special report. Dated October 12, 2022. Paragraph... no. Yes. Paragraph 1 of background. Police Lieutenant Colonel Arnulfo Hempaso Ibanez. Tama siguro yun, ano, iho? Is a non-accomplice of former Major Bienvenido Ricardo, a dismissed PNP officer who was tagged as a ninja cop by General Benji Magalong. Ibanez and Redalo were formerly assigned in Pampanga as PDEG officer and CIDG chief, respectively. Both officers were also arrested by PDEA in 2006 along Banaue, Quezon City. Nandito. Kaya tinatanong ko. Mr. Chairman, that's correct. We have a record of the 2006 apprehension, but it was only Ray Dado who was arrested. And in fact, I have on my left side the arresting officer on that operation, Your Honor. Mm-hmm. So you're correcting your report, your official report here now? Yes, Your Honor, because we do not have any records of arrest covering the 2014 apprehension, Your Honor. I'm speaking about the 2006 reported arrest. We have a report for 2006, Your Honor. We were the ones who arrested Ray Dado, but it was Ray Dado only. Yes, no, but you were the one who mentioned that they were also arrested in 2014 by the CIDG. Based on our research through the open source, Your Honor. Open source. It is just a news article, Your Honor. Eh, kasi you are destroying the reputation of personnel, police personnel who may be innocent. And I think that's the wrong practice. Diba? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. So, Colonel Ibanez, um
Were you assigned at the PDEG in Pampanga? Yeah. I was assigned, Your Honor, in PDEG Pampanga for one day, Your Honor. For one day. Anong year yan? Noong 2000, prior to my suspension, Your Honor. Yeah, anong year nga? Anong year yun? 2022, Your Honor. 2020, one day lang yung appointment doon sa PDEG Pampanga. Yes, Your Honor. Kasi nung na lagay ako doon na OIC Isoyo Pampanga, kinabukasan is in-implement yung suspension ko. Okay. Bakit ka na-relieve? Kung one day ka lang, nirasayin ka tapos nirelieve ka kagad? Can you... May suspension po ako yun. No? And why were you suspended? I was asked by the former director then na still tulungan yung PDEG Pampanga. You were asked by, you're referring to General Domingo? No, Your Honor, the former director of PDEG. Can you state for the record sino yung, para kumpleto yung kwento, sino? During that time, Your Honor, the director of PDEG is General Medina. General? Medina, Your Honor. Medina, okay. So, sinabi ni General Medina sa'yo na tulungan mo yung PDEG. Yes, Your Honor, since na supposed to be ako talaga ang ilalagay doon para makatulong. Walang choice kundi i-implement yung suspension ko. Tulungan ko pa rin yung PDEG. Pero hindi na po ako talaga nag-function doon kasi nga suspendido po ako. Ano bang basihan ng suspension mo? Ito po yung dismiss case ng way back 2005. At na-dismiss siya. Doon sa automatic review, nakita na may ang case ko doon is failure to prosecute. Nag-appeal ako since pero hindi na ako napagbigyan. Nabigyan pa ako ng 6 months. Actually, na-demote ako, Your Honor. Ang result ng appeal ako is suspension for 6 months. Okay. Yung October 8 na nandoon ka na sa WPD lending na hindi mo naman operation yon, dahil operation ng SOU 4A yon, but you were there upon the instructions of General Domingo for whatever it's worth. Siguro, no? Okay. Ngayon, dahil tao mo si Sergeant Mayo. Maraming reason, Your Honor, para pumunta ako doon. Pero, tanong ko nga kay General Lunan kung pwede akong pumunta as per advice kasi instruction by the director na pumunta ako. So, usap ko si General Lunan kung pwede ako pumunta. Ang sagot naman niya sa akin is, okay lang naman, sabi sa akin. Are you aware na may mga pinupuslit na mga bag? Actually, Your Honor, nakita ko na lang yon doon sa mga press release nung nag-inventory na sa Camp Crame. Tapos nalaman ko lang nung nakita ko na rin yung CCTV. Sige. Thank you, Colonel Gonzales. Balikan ka na lang namin mamaya. Ah, sorry, Colonel Ibanez. Hey, Colonel Gonzales. You've taken your oath, Colonel, no? Yes, sir. Okay. Can you please state for the record yung iyong mga personal circumstances? Sir, I am Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. At that time, I was assigned in QCPD. I was a member of PNPA Class 2003, sir. So you're not with PDEG? I was a former PDEG, sir, from March 2019 to March 2022, sir.
ilang years yun? So, 3 years, no? So, in that 3 years, being a member of PDEG, what's your major accomplishment in that 3 years that you were there? Sir, our major accomplishment, sir, it was the time of General Karamat, sir. Nakahuli po kami, sir, ng 825 kilo, sir, doon sa Bulacan, sir. And marami pa po, sir, kaming mga major operations, sir, nagawa from 3 years, sir. That's why, sir, nung umalis po ako, sir, sa PDEG, March 2022, sir, nakiusap po sa akin si General Peralta, sir, na tulungan ko pa rin sila to provide information kasi I took the opportunity, sir, na maging station commander dito sa QC, sir. And after yung assignment, sir, ni Sir Peralta, I was called by Colonel Portera, sir, to continue, sir, sana para matulungan din, sir, yung administration, sir, ni Sir Domingo, sir. Okay. So, how did you come to know about the October 8th na arrest of Sergeant Mayo? Sir, I was informed, sir, around 2 p.m., sir, in the afternoon. Lieutenant Admiral called me na... Lieutenant? Admiral, sir. And who is it, Lieutenant? Siya yung sa IFLD, no? Yes, sir. Okay. He told me, sir, na may nahuling tao nga po. 2 kilo, sir, pero member po, sir, ng SOUNCR, sir. Mm-hmm. 2 p.m., sir, yung doon ko po nalaman, sir, na may nahuli. Then, I called, sir, Sir Ibanez, what happened? Kasi may, classmate ko kasi si Sir Ibanez, sir, sa ongoing training namin, sir. Hmm. I asked him, sabi ko, sir, yung tao mo yata, may trabaho ba kayo? Nahuli, sir, ng tropa. Sir, yung mga tropa kasi, sir, sa PDEG, sir, some of them were my former personnel, sir, sa PDEG. Na yun nga po, iniwan ko dun sa IFLD. Then, Sir Ibanez asked me to call Sir Olonan so that they could talk. Ayun nga po, Sir Olonan also informed me that malaki nga yung nahuli. He said that more than 500 kilos yung nahuli. Siya po nag-inform sa akin. That was around 3 o'clock in the afternoon, sir. 3:07 to be exact. After that, sir, after that call, nung na-inform niya sa akin na marami nga po nahuli, I immediately called PDEA in the person of Director Adrian Alvarino. That was around 3:15. Sinabi ko sa kanya, sir, may huli po yung PDEG. Kaso nga lang, yung nahuli po, sir, member po, member din ng PDEG. Yun lang po, sir, in-inform ko po sila. Then, around 4 p.m., sir, I was called by Sir Ibanez. He asked me na kung pwede pumunta ako dun sa lugar. Sabi niya sa akin, Glenn, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka madamay ako dito. Tun mo, baka pwede pag-usapan natin ito. Yun, sir, ang sinabi niya, sir. Pero marami rin tawag sa akin, sir. Tumawag din po sa akin. Excuse me, Colonel. No? Nung sinabing pag-usapan natin ito, what ano sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Sir, hindi ko pa po, sir, alam yung kung anong ibig sabihin nun, sir. Pero humingi siya sa ng tulong. Kaya nga po, sir, pumunta ako doon. Kala ko sana, sir, na ang mangyayari sana is i-joint sila, sir, sa operation. Okay, so dumating ka na doon, no? Sa yes, scene, sir. No? Sabi mo, you went there on your own? Yes, sir. Okay, why? What prompted you to... Yun nga po, sir. I was called by Sir Ibanez to proceed in the area, sir. Okay. And yun nga po, the PDEG authorized me to give them information kaya sa may mga trabaho kong inibigay sa kanila, sir. And I was also called by Lieutenant Amerol to proceed in the area na i-congratulate ko naman daw, sir, yung mga troops, sir, na nagtrabaho doon sa area, sir. So pagdating mo doon, mga around what time yun? To be exact, sir, it's 4:29, sir. Okay, so 4:29, yes, you arrived at the WPD Lending Company office. Pagdating mo doon, anong na-observe mo? Anong nakita mo? Yes, sir. Pagdating ko doon sa WPD Lending, sir, nakita ko po si Sir Ibanez, Sir Domingo, Sir Olonan. Nag-uusap po, sir.
Ayun nga po na Colonel Ibanez, Colonel Olonan, and General Domingo. And Major Salmingo, sir. And Major Salmingo. Yes, sir. Okay. Nag-uusap sila? Yes, sir. At narinig mo yung pinag-uusapan? Yes, sir. Ayun nga po, sir. Tama, sir, yung sinabi ni Sir Ibanez, sir. Pinag-uusapan namin kung anong dapat gawin kay Sergeant Mayo. Personally, sir, siyempre, nagulat ako dahil I thought na nag-start na yung inventory kasi na-inform ako 2 p.m. pa lang eh. Dumating ako din 4:30 na. Sir Domingo, Sir Olonan, and Sir Ibanez are my seniors kaya hindi ako, sir, makapag-comment. Pero tinanong ko, sinuggest ko sa kanila, sir, na kung pwede, sir, kung tutulungan natin si Mayo kasi sir, pinag-uusapan nila, sir, kung i-release si Mayo or kung i-case file yung kaso ni Mayo. Yun nga po yung contention ni Sir Ibanez. Sabi ko, sige, kung gusto niyong tulungan, i-case file natin. Tulungan natin si Mayo kung gusto niyong tulungan. Yun po, sir, yung usapan namin doon, sir. Pag sinabi mong tulungan, Colonel, ano ibig sabihin, papawalang sala siya doon sa nangyari? Doon sa pagkakahuli sa kanya? Yung ba ang ibig sabihin sa konteksto ng usapan niyo? Eh, yung ba ang ibig sabihin nun? Hindi na. Papawalang sala siya? Actually, hindi naman, sir. Supposed to be, hindi. Sir, yung unang usapan namin, sir, hindi ganun, sir. Pero yung succeeding kasi yan nangyari, sir, nung pinakawalan si Mayo, doon po ako, sir, nag-isip, sir, na bakit pinakawalan si Mayo. I thought na kakasuhan pa rin si Mayo. Tama, sir, yung usapan namin, sir, na may follow-up operation, sir. Pero, sir, hindi kasi ako makapag-comment sa kanila, sir, na kasi mga senior po nga po sila. Ang nangyari po kasi doon, sir, mayroon, di ba, sir, yung chain of custody sana, sir, yung section 21, sir, sana, sir, maayos. Kaso nga lang, sir, hindi po yun, sir, ang nasunod, sir. Ang sabi po nila sa akin, sir, Tayo nga po, sir. Ano? Sige, tuloy mo. Sir, ang sabi po nila sa akin, sir, hindi nakakasuhan nga po si Mayo. Kasi, sir, nung dumating si General Santos doon, sir, sir, doon po tumapang, sir, yung loob ko, sir, na sabihin kay Sir Domingo, sir, pinapahuli na ni Sir Santos si Domingo, si Sergeant Mayo. Ilalabas na ba natin, sir? Ilalabas na ba natin sa sasakyan? Ang sabi niya sa akin, sir, hindi na kailangan. Alam na po ni Chief PNP. Sino nagsabi niyan? Si Sir Domingo, sir. Na hindi na raw kailangan. Yes, sir. I-present si Sergeant Mayo. Yes, sir. Ikaw ba nakita mo si Sergeant Mayo pagdating mo ron? Sir, hindi ko po siya nakita doon, sir. Nung umalis po ako saglit doon sa WPD landing, sir, nagtanong po sa akin, sir, yung station commander doon, sir. Sabi niya sa akin, Glenn, asan yung nahuling pulis? Kaya, sir, sabi ko, marami na pala nakakalam na nahuli si Mayo. Kaya sabi ko, sir, tinanong ko doon sa mga dati yung tao, sir, asan ba si Sergeant Mayo? Tinuro sa akin ni Lieutenant Amiral yung sasakyan na silver, sir, na andyan sa loob si Sergeant Mayo. Yun pong sabi niya, sir. Okay. So, alam mo na nandun si Sergeant Mayo sa loob ng, yes, sir, silver na SUV. Yes, sir. At ikaw mismo, narinig mo na nag-uusap-usap yung mga senior mo. Yes, sir. Na mapawalang sala si Sergeant Mayo. Sir, yung pinag-uusapan namin doon, sir, is yung options na anong ikakaso kay Mayo. Kaso nga lang, sir, yung nangyari po kasi, sir, umalis po si Sergeant Mayo, sir, nakaalis. Kaya sabi ko, bakit umalis si Sergeant Mayo? Okay. Nung dumating ka ba doon, nag-umpisa na ba yung inventory ng mga ebidensya, ng mga shabu? Hindi pa po, sir. Alas 4 ka dumating, di ba? Sir, around 4:30, sir. 4:30, and the arrest was made at around 1:30, on or about 1:30. Yes, sir. Three hours has passed, wala pa rin inventaryo. Wala pa po, sir. Kaya ngayon po, sir, yung mga tanong ko dati sa mga dati kong tao, bakit hindi pa nag-start yung inventory? Hindi po, sir, yung sinabi po ni Sir Domingo, sir, na-question niya ako, bakit ako andun, sir? Wala pong katotohanan yun, sir. Kasi andun po ako, sir, hanggang 7:30 ng gabi, sir. Hindi naman po niya ako pinapali, sir. So, nandun doon ka hanggang 7:30? Yes, sir. Your Honor, okay, sige. Colonel Olonan. Your Honor, I do not know the intention of Lieutenant Colonel Gonzales to pin down General Domingo. Ang totoo po niyan, Your Honor, on my record,
2 p.m. Nasa Skyway ako. I'm traveling. I receive a call from Lieutenant Colonel Gonzales. Sabi niya, "Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez tungkol kay Mayo? Pagbigyan mo na, sir, masisira na naman ang PNP at PDEG." At sinagot ko siya, "Alam mo ba, Glenn, kung gaano karami siya bunakuha?" And he replied, "Yes, sir, alam ko, trabaho namin yon, sir." At binabaan ko siya ng telepono. Pagbaba ko ng Skyway, again, Your Honor, 3:07 p.m., when I am near in Tirino, Manila, I received another call from Lieutenant Colonel Gonzales. He asked me again the same thing. "Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez?" "Oo," sabi ko, "may binibigay na trabaho. Pupunta daw siya sa Tondo. Malaking trabaho daw." So, kanina napakinggan ko kasi, ako daw ang tumawag sa kanya. It's not true, Your Honor. At hindi kami dumating sa usapan na pagbibigyan si Mayo, Your Honor. Ang pinag-uusapan lang namin doon, follow-up operation. Mr. Chair. Okay. Congresswoman Luis. There are two versions of story here. One is follow-up operation and the other is tutulungan. And these are two contradicting things. Can we ask again, Colonel Gonzales? Saan mo ba nanggaling yung concept na tutulungan? Because apparently, Colonel Olonan is denying this. Yes, sir. Sir, totoo po sir yung sinabi niya, sir, na 2 p.m., sir, tumawag ako sa kanya, sir. As requested niya ni Sir Ibanez, sir. Then 3:07, sir, tumawag po ulit ako sa kanya. Doon ko po, sir, nalaman na may nahuli nga pong malaki. Then, sir, yung usapan po namin doon, sir. Sir, yung follow-up kasi, sir. Bakit ko sinabi, sir, na tutulungan? Sir, pag magkakaroon tayo, sir, ng follow-up, sir, na hindi kakasuhan si Mayo, sir, masisira, sir, yung ebidensya, sir. Mayroon po tayong Section 21, sir, ng 9165, sir. Sir, pinag-training niyo po ako, sir, sa drug, sir. Mayroon po mga seminar ako from Supreme Court, sir. Sir, pag inalis mo kaagad yan, sir, yung taon na yan, sir, na nahuli nyo, nahuli ng tropa ng PDEG, sir, ay, sir, masisira po, sir, yung kaso. Yun lang naman po, sir, yung sa akin. Bakit hindi po sinunod yung procedure? Tama siya rin na mayroon pong follow-up na pinag-uusapan po namin. Figurine Francisco nga. Pero sir, sabi ko, hindi ako makakapag-comment sa kanila kasi senior officers ko po sila. Okay, sige. Sir Chair, can we just clarify? So the intention of that PASIG operation is, which is which po? Tutulungan or follow-up? Tama. Colonel Ibanez, ano ba yung intention nung PASIG operation? Yan ba ay tutulungan si Sergeant Mayo? Dahil apparently, it was your idea. Second, or ito ay follow-up operation para makakuha na marami pang drugs? As I said, Your Honor, it was never my idea. But I only complied the orders. Ang kung sabi is tutulungan o tutuluyan, wala talaga, in fairness kay Colonel Olonan sa kay General Domingo, wala talaga kaming pinag-usapan na papakawalan si Sergeant Mayo. Ang magiging kaso niya is a direct filing or regular filing, which is a constructive position.